Magandang araw mga kaano. Kakapanood ko nga ng liniserye dito sa may Facebook. Abay, parang sinipag rin ako na maglinis. Isa pa, ang ganda-ganda ng panaginip ko, ikakasal daw ako. Kaso biglang tumunog yung alarm ko. Bigla tuloy akong nagising kaya nang hinayang ako. Yung laman kasi ng newsfeed ko, puro si Bea Alonso at si Dominic Roque. Kaya ayan, nadala tuloy sa panaginip ko. Pumikit nga ako ulit at pilit binabalik yung tulog. Pero wala na talaga mga kaano, ayaw na. Sa susunod na araw na nga lang ulit. Kaya ayun na nga, sinisipag nga kakuha ko na maglinis dito sa aking kwarto. Kaya ang una kong ginawa, itinanggal ko muna yung mga nakahambalang dito sa aking mismong higaan. May mga nakapato nga na pantalon, ay kasi naman si ate kukuha lang sa lagayan ay huhugutin pa lahat saka hindi ibabalik. Huhus ko na nga rin pala yung lagayan ng mga undergarments namin tapos tiniklop ko kasi paglalagyan ko yon ng mga marumihan na bedsheet pati mga punda. Matapos ko ngang matiklop, ay nilagay ko na yon sa kanya-kanya naming mga lagayan. Tapos, nakita ko rin tong bag na ginamit ni ate. Tinignan ko nga dahil pagkarami-raming kalat. Ay nung mga tinignan ko, ay puro resibo naman pala ang laman. Kaya, binalik ko na lang ulit. At may narinig nga ako na parang nalaglag yung pala may piso. Sayang din yan, kaya kunin natin. Siyempre, ibinalik ko na yung mga resibo na nakuha ko. Baka kasi kailanganin ni ate, saka isinabit ko na doon sa may gilid. Pinagpatuloy ko na nga pala na alisan ng mga punda itong aking mga unan dahil weekend at syempre oras na para sa labahan. Binuhos ko na nga rin pala muna dito sa aking higaan yung mga gamit na nasa gilid ko para mapagsama-sama ko kung alin yung mga dapat pagsama-samahin. Ayan nga pala yung aking program ng commencement exercises namin nun sa basura. Kukunin na nga ni Nana yung mga punda at bedsheet na tinanggal ko. Eh kakoy sabi ko ako ay naka-vlog kaya bumalik pa siya saka siya pumuesto ng maganda-ganda. Yung mga papel nga pala na kaya nilagay ko doon sa may ilalim na cabinet kasi itong nabili namin double deck na second hand na galing kay Ate Tin. Shout out po sa'yo kung nanonood ka ay may cabinet sa ilalim kaya napakaganda talaga. Pwede ka maglagay ng mga papel or kung ano man ang gusto mo. Natanggal ko na nga rin pala yung bedsheet kasi lalaban. Itong ang suklay na ito, lagi kong tinatali dito. Ewan ko nga lang ba kung bakit natatanggal. Miya't miya kasi kung saan na lang maiwanan saka sa akin hahanapin. Nilabas ko na nga rin pala itong lamesa dito sa may ilalim ng araw para lutuin ko itong kutsyon. Eh wala lang, nakikita ko lang sa iba na talagang binibilad yung mga kutsyon. Matapos nun, sabi ko nga kay ate, tatanggalin ko lang kako itong mga skincare mo na mga ubus na kada kasi ayaw pang itapon, handa ituloy tambak dito. Chine-check ko nga yung mga lagayan kung ubus na nga ba talaga dahil kapag hindi pa, abay iipunin ko rito at pwede pa itong magamit. Yung mga wala naman ng laman at ala ng pakinabang, itinapong ko na rin. Habang naglilinis nga ako ay nanonood ako ng laban ng Cherry Tigo versus Choco Mucho. At yehey, panalo ang Choco Mucho, 3 sets lang. Matapos ko nga mapunasan itong mga gamit ni ate ay nilagay ko na rin dito, o diba, mas magandang tignan. Isinunod ko na nga ang pag-aagiw dito sa may kwarto ko kasi napakadami ng parang mga kuto na maliliit na gumagapang. Ewan ko lang kung ano tawag doon. Hindi ko nga alam kung ano nga bang nakain o nainom ko, kung bakit ako sinisipag ng ganito. Basta ang alam ko, kopi ko lang naman ang ininom ko. Pero dahil katapusan ngayon, siguro darating na yung aking dalaw kaya sinisipag ako. Plus sumasakit na rin yung puson ko kaya yun ang dalawang senyalis ko na parating na ang aking dalaw. Yung iba kapag ka may dalaw ay talagang tinatamad. Pero ako, ewan ko ba talagang sinisipag? Way ko na rin siguro yon para hindi ko maramdaman gaano yung sakit ng puson ko. Inalis ko na nga rin pala itong mga damit sa may likod ng pinto. Yung Filipina na lang yung marumi doon pero the rest malinis na kasi iyan yung mga damit na minsang pinagpilian pero hindi naman talaga pinili sa huli. Hindi na nga pinili, hindi pa binalik sa tamang lagayan. Kaya pinagkukuha ko na at ibabalik ko sila sa tama nilang pwesto. Pero yung Garrison, iiwanan ko doon dahil gustong gusto ko yon. Ang tagal ko nang kasama ng Garrison belt na yan magmula pa nung first year college ako nung nag-ROTC pa ako. Napakasarap niya kasing gamitin lalo kapag pupunta ka sa handaan. Kapag nabusog ka ng kaunti, pwede mo siyang i-adjust ng mabilisan. Kapag ka naman medyo lumuwag, ang dali lang ring higpitan. May nakaka-relate ba sa akin dito na nag-Garrison parate? Comment down below. Balik na nga tayo sa ating nililinis. Abay, inagiwan ko na nga rin itong taas dahil maalikabok na rin pala. Kumuha na nga ako ng upuan para makapag-agiw pero hindi pa rin sumapat. Kaya umakyat na rin ako dito sa double deck para mas madaling makapaglinis. Wala nga palang kisame itong aming bahay kaya kapag tumingala ka, ang dami mong pugad na makikita. At syempre, mga huni ng ibon na inyong maririnig. Pinagpatuloy ko na nga rin pala ang paglilinis dito. Inagiwan
ko na yung ibabaw ng Durabox dahil napakarami palang alikabok kasi sa totoo lang, madalang na ako makapaglinis dahil medyo naging busy dahil ako ay nag-tutor. At ngayon ko nga lang rin pala masasabi na kwarto ko to dahil sa ngayon ako palang yung nakahiga dahil si ate nasa kabila naman dahil wala naman si EJ. Pero kapag dating ni EJ at ni Jenna, kwarto na namin yun. Mawawala na yung kwarto ko. Pumasok nga si nanay at tinatanong kung ano ang gusto kong ulam dahil nandiyan na si ate Maricel. Kaya kakoy sabi ko, ikaw ang bahala. Nung matapos na ako makapag-agyo, edi syempre lahat ng kalat nasa ilalim na. Kaya inumpisahan ko na magwalis habang hawak ang cellphone dahil patuloy akong nanonood sa laban ng Cherry Tigo at ng Choco Mucho. Medyo masikip nga lang itong kwarto namin dahil marami talagang mga gamit na nakalagay. Maya-maya sabi ni nanay, kunin ko na daw yung binilad ko na kutsyon dahil aambon na daw kaya tinambu ko at pinunasan ko muna itong papag. Kinuha ko na nga tapos ewan ko ba pagka hirap-hirap talagang ipasok dito. Kaninang tinanggal ko ay pagkadali abat nung ipapasok ko ako naman ay hirap na hirap. Pero syempre alam ko naman na kaya ko yun, nahirapan lang ako. Kumuha na nga rin ako ng bedsheet dahil sasapinan ko na ito at pupundahan ng mga unan. Kaso lang, hindi pa ako tapos, pinigil na ako ni nanay dahil yung bago raw ang ilagay ko. Kaya ako, huminto naman. At ayan nga, natapos na nga tayo mga kaano. Ay nako, napakaganda at napakaaliwalas na. Maraming salamat sa panonood. Paalam!